Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid kay Kristo, mga kapanalig kay Jesus, sa araw na ito, tayo ay nakikisa sa ating simbahan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo. Sa misang ito, itinataas natin ang mga kahilingan, intensyon para sa ating simbahan, para sa ating pamahalaan, at sa intensyon ng bawat isa at ang mga intensyon na humihingi ng ating panalangin. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa libutan.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan nang simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodias ang ilang kaanib na simbahan. Pinugutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makita niya ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat na tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na pinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan ng kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon. Nagliwanag na mabuti sa silid pigitan. Tinipik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga taningkala sa kanyang mga kamay. Magbigit siya at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayun nga ang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal. Nalabasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan si Pedro. Ang nangyari't kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos ay siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginoon, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadali niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat dinibugo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, siya'y niligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel, iyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupok.
ang galing ng puon, hanaping masikap, yung nagtiwala sa kanya at nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusang akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtang ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sarap na yaon, ang Panginoon ang siyang makataraw ngang hukom. Ang magpupulong sa akin ang korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinapatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang may pahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapamahakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Kumusta po kayo? Salamat sa Diyos!
Buhay pa tayo. Amen. Purihin, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin. Hindi po ba't napakalaking biyaya ito na tayo ay magising pang muli? Na tayo ay makatayo pang muli at makita pa ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Secondary na lamang po ang mga material things na ating na-acquire. Sapagkat wala namang silbi ang mga material na bagay kung hindi na makatayo ang tao, kung hindi na makakain ang tao. Pero ikaw at ako narito, may misyon tayong dapat gampanan. Amen. Mga kapatid, sa pagtatayo ng isang gusali o bahay, mahalaga ang pundasyon. Gayun din naman, mahalaga ang haligi, sapagkat hindi tatayo ang isang bahay o hindi magiging matatag ang bahay kung walang pundasyon at walang haligi. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Sila ang haligi ng simbahan. They are the pillars of the church. Alam natin, kilala natin, o sa kaunting kaalaman lamang kung sino sina San Pedro at San Pablo. Kung ating babalikan ang kanilang pinagmulan, si San Pedro, bago siya tinawag na Pedro, siya ay si Simon na taga Bethsaida, isang mangingisda, isang expert na mangingisda. Sa pagtawag ni Jesus sa kanya, hindi siya nag-atubiling iwanan ang kanyang hanap buhay. Sumama siya kay Jesus saan man siya pumaroon. Maraming mga pagsubok ang dumating sa buhay ni San Pedro. Hindi pa firm ang kanyang pananalig, pagtitiwala kay Jesus. Alam natin na siya ang nagtatwa o itinatwa niya si Jesus sa oras na siya ay dapat manindigan kay Jesus. Maraming mga problema, sigalot ang hinarap ni Jesus noong siya ay magmisyon sa Antioquia at sa Roma. Hinirang siyang obispo ng Antioquia at ng Roma. Sa kahuli-hulihan, inialay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Siya ay pinatay na nakapako sa krus ng patiwarik. Kakaiba kay Jesus, pero kay San Pedro, upside down. Ganoon ang dinanas ni Pedro makasunod lamang kay Jesus. Gayun din naman si San Pablo. Ang original niyang pangalan ay Saulo. Siya ay isang Hudyo. Isang tapat na Hudyo na namumuhay, sumusunod sa kautusan ng Judaismo. Kanyang ipinangaral ang turo ng Judaismo.
At dahil doon, marami siyang mga tinuligsa at pinatay na mga Kristiyano, mga tao na sumusunod kay Jesus para sa Kanya. Sa tingin niya, tama ang Kanyang ginagawa sapagkat ang Kanyang pag-iisip ay nasa turo ng Hudaismo. Ngunit sa Kanyang paglalakbay sa isang lugar, siya ay tinawag ng Diyos. At pinangalanan siyang Pablo. Ang ibig sabihin ng Pablo ay humble. Sa kanyang pagtanggap sa tungkulin na ipalaganap, ipahayag ang mabuting balita, buong puso niyang tinanggap ito, kapakumbabaan, na may kapakumbabaan, buong puso, buong loob, na tinanggap ni San Pablo ang magmisyon sa iba't ibang lugar, katulad ng Roma, Corinto, Efeso, Tesalonica at iba-iba pang lugar. Hindi exempted si San Pablo sa mga kapighatian, kalungkutan at problema. Sa katunayan, napakarami niyang dinanas na paghihirap, maipahayag lamang si Jesus sa iba't ibang tao. Siya ay nabilanggo, hinagupit, muntik nang mamatay sa kanyang paglalakbay nung lumubog ang barko. Maraming beses siyang hindi kumain, hindi natulog dahil sa pagtutuligsa, sa panunuligsa ng mga tao sa kanya. Hindi natin maihiwalay, mga kapatid, ang simbahan kina San Pedro at San Pablo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang itatayo niyang simbahan. Jesus inaugurated the church, pero si San Pedro ang siyang magtataguyod, magpapatuloy ng simbahang itatatag ni Jesus. At ano ang simbahang ito? Ang simbahang kinabibilangan natin, ang simbahang Katolika. Kaya ano ang tatak ng isang simbahan sa ating katesismo? One, Holy, Catholic, and Apostolic. Dito natin malalaman kung ito ba ay tunay na simbahang itinatag ni Jesus. Isa lamang ang nagtatag. Si Jesus, inihabili niya kay Pedro na itatayo niya ang kanyang simbahan. Banal, sapagkat ang Diyos ang siyang nagpasimula nito. Ang Diyos ay banal, sapagkat ang Diyos ang siyang nagpasimula nito. Katoliko, Katolika, universal. Kahit saan pa tayo pumunta, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, marahil kung sa ibang planeta pa, ang simbahang Katolika ay universal. Apostolika, Apostolic Succession. Ang Santo Papa ngayon, si Pope Francis, na ating ipinagdiriwang kanyang araw, ang Pope's Day, siya ang 266 na Santo Papa. Mula kay San Pedro hanggang kay Pope Francis, tuloy-tuloy ang pangangasiwa, ang pangangalaga ng simbahang
itinatag ni Jesus. Walang patid ang pangangalaga. Pero hindi natin masasabi na perpekto ang ating simbahan sa kasaysayan ng pangangalaga o paglilingkod ng simbahan. Marami ding mga sigalot, mga problema ang dinanas ng ating simbahan. Sa loob at labas ng simbahan, maraming hinarap na problema ang ating simbahan. Pero ano nga ba ang misyon ng ating simbahan? Una, magturo. Ikalawa, mga siwa. At ikatlo, magpabanal. Ang simbahan, tinuturo hindi ang sarili niyang katuruan, kundi kung ano ang itinuturo ni Jesus na ipinasa niya sa mga apostol na ipinagpapatuloy ng ating simbahan sa pamamagitan ng mga obispo. Patuloy na itinuturo, ipinapaliwanag ng ating simbahan kung paano ba tayo makasusunod, makapamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tagapamahala, pinapamahalaan ng ating simbahan ang ating espiritual na buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi pwedeng makialam ang simbahan sa usapin ng lipunan, sapagkat pinapangalagaan ng ating simbahan ang ating espiritual na buhay. Hindi pwedeng hiwalay ang pisikal at espiritual. Laging magkaugnay, laging may kaugnayan ang ating buhay sa labas at buhay dito sa loob. Sapagkat ang ating pamumuhay ay laging may kinalaman sa mga moralidad sa ating lipunan. At sino ang gagabay sa atin? Sino ang magtuturo sa atin? Sino ang magpapaliwanag sa atin? Ang simbahan. Gayun din naman, ang tungkulin ng simbahan ay magpabanal. Sino sa atin dito ang ayaw maging banal? Lahat tayo nais nating pumunta sa langit. At ang requirement ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang mga santo ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Sila ay namuhay sa kalooban ng Diyos sa kabila ng maraming problema, sa kabila ng maraming sigalot sa kanilang pagsunod kay Jesus. Tayong lahat, ito dapat ang ating pinapangarap sa buhay. Ang makasama ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian, sapagkat mawawala ng silbi ang ating ginagawa dito sa lupang ibabaw kung hindi natin mararating ang buhay na walang hanggan. So, yun ang ating misyon, yun ang ating pinapangarap sa buhay. Ang mga simpleng gawain, ang ating pakikisalamuha sa ating kapwa sa araw-araw, ito ang magdadala sa atin upang tayo ay maging banal. Ang mga santo, ang mga banal, nag-alay ng kanilang buhay para kay Jesus at para sa simbahan. Sila ay itinuring ng mga martir ng simbahan. Kaya nga, ang sabi ni Tertullian, "The blood of the martyrs is the seed of the church." Sa tuwing mayroong nag-aalay ng kanyang buhay, sa tuwing mayroong dumadanak ng dugo para kay Jesus, lumalaki
tumatatag ang ating simbahan. Ang tanong, handa ba tayong mag-alay ng ating buhay para kay Jesus? Handa ba tayong mag-alay ng ating buhay para protektahan ang ating simbahan? Mga kapatid, narinig natin sa unang pagbasa at ikalawang pagbasa ang mga problema na kinaharap nina San Pedro at San Pablo. Sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, ang sabi niya, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept my faith." I have fought the good fight. Lumaban ng patas si San Pablo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Wala siyang ginamit na anumang armas o dahas, bagkus ang salita ng Diyos, ang kanyang bitbit, ang kanyang daladala upang ipangaral ito sa mga tao. "I have finished the race." Nanatili siyang matatag, hindi bumigay sa kabila ng mga sigalot at problema na kanyang kinaharap. Nanatili siya sa takbuhan. "And I have kept my faith." Pinanghawakan niya ang pananampalataya. Hindi siya bumigay. Hindi siya nag-iba, humanap ng ibang pananampalataya, kundi ang kanyang focus ay si Jesus na nagbibigay ng lakas sa kabila ng kanyang kahinaan. Si San Pablo hindi exempted sa karamdaman. In fact, tatlong beses siyang nanalangin sa Diyos na tanggalin ang kanyang karamdaman. Ngunit ang sabi ni Jesus, ang sabi ng Diyos, "My grace is enough for you." Upang paglabanan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Mga kapatid, sa ating salmo, ang ating tugon, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa ating takot. Tunay nga, binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon upang hindi tayo matakot na panindigan ang ating pananampalataya katulad ni na San Pedro at San Pablo. Amen. Ating ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Amen.
bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananali ng mamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ng ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at iniganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag ng iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulusya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasalo. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayun din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-tinisang esposo, kaysa ni na San Pedro at San Pablo at ng mga apostol, mga martir at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming arsobispo na si Gilbert, at ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus. Oh,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bahala ka sa buhay mo. Naod mo na kuminyo. Mali nga tulog niya rito. Mali ang siro sa inyo. Okay, sayo man lang. Tama ka. Wala na akong galing. Kahirap matutugtog mong gano'n. I'm open.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng dabdamit isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkakasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Tingna August 31 ay magkakaroon ng kumpilang pangparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Para po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at na mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo at tularan sina San Pedro at San Pablo sa pagiging matatag, matapat sa pananampalataya. Salamat sa Diyos. Bulak.